Himbaghal daw kada kayo amin. Welcome back to Theresa Vlogs. Pupunta tayo sa salon para naman kahit papano, kahit pandemic, else mabigyan natin nung time sarili natin. Joke. Para naman hindi tayo masyadong bored. Okay, so yun lamang. Samahin nyo kami. Tara, let's go. Come on! Maghihintay tayo ng ilang oras para matapos ang ating rebonding. Diba? Okay lang. I'll see you later, alligator. I'll see you when it's done. Rebonded hair. Makikita nyo na may highlights na. So, nagpa-highlights ako 1 month ago. Ngayon, nag-decide naman ako na magpa-rebond dahil sa past few days, napaka-busy natin. So, gusto ko naman bigyan ng oras yung self ko, yung sarili ko. Kasi diba,
self-care is very important para magawa natin yung mga gawain natin, mga trabaho natin nang maayos. Ika nga, sabi nga nila, important, napaka-importante ay ang ating buhok. Dahil ang ating buhok ay ang ating crowning glory. Nagpapariband ako once a year. So, ngayon ko lang trinay ang magpa-highlights. Based on my experience, pag nagpa-highlights kayo, give your hair some time to recover from the chemicals na ginamit sa ating mga buhok. Kasi makikita ninyo siya kapag malapitan yung highlights na pinariband ko is parang dry. Dry siya. Hindi lang siya. Pero okay naman siya. Maganda siya. Kaya lang, may mga strand na dry siya. Kasi 1 month pa lang ako. Siguro mga a year or 6 months pwede na kayong magpa-reband kapag nagpa-highlights kayo. Kasi napansin ko siya kasi ngayon lang, first time ko lang din magpa-bleach, magpa-highlights. Kaya nung nagpa-highlights ako, grabe. Maganda siya sa umpisa pero pag tumatagal na is hindi ko na siya nagugustuhan para siyang talagang napaka-dry na siya, kusot-kusot siya, ganon. Ngayon ko lang din kasi na-experience to eh, na nagpa-reband ng my highlights. Usually, kapag nagpa-reband ako, may kulay lang siya, pero pag nagpa-reband ako, okay naman din yung kalalabasan niya. Maganda pa rin siya. Kaya lang itong last na nagpa-reband ako, ito nga, parang okay naman siya, nagustuhan ko rin, pero hindi lang ganun na 100%. Kasi, kung makikita niyo is, may ano siya, may dry-dry siya. Pero, all in all naman, maganda pa rin naman. Laking braso ko. Advice ko lang din, kapag ka nagpa-reband kayo, siguro once a year magpa relax, ganun. Relax ba yung term nila nun? Treatment siya. Tanong nyo na lang sa mga salon kasi mas expert sila, syempre, kaysa ako. Pero, sinasabi ko lang naman yung aking experience sa nangyayari sa buhok ko. Nagpa-reband ako kasi ang buhok ko talaga is napakakapal. At medyo talaga siyang nagbubuhaghag. Kaya reband lang talagang nababagay sa mukha ko na mataba, chubby. Kasi mataba ang ating mga mukha. Dapat is straight lang siya. Kasi kapag nagpakulot tayo, lalong tataba yung mukha natin. Magiging point-point tayo. Tsaka, based din ng experience ko, mas maganda na kapag nagpa-highlights kayo, yes, is virgin pa yung hair ninyo. Yung hindi pa nakulat. Yung virgin pa yung hair niyo na hindi siya nakulayan, wala siyang kulay-kulay kasi so, yun yung nangyari sa aking buhok. Kasi dito sa pababa, may kulay na yan siya. Kaya, isa rin nun is nung pina-highlights ko, naging medyo talaga siyang naging dry talaga siya. So, ayan, nung pina-reband ko ulit, naging dry ulit. Pero sa baba lang siya. Pero hindi na rin siya masyado kasi ginupitan na lang niya, ginawa niya straight na lang. Kasi ang buhok ko is layered. Kaya, yun. Dati. Yung dating buhok ko is layered. Kaya ngayon, yes, na-straight na lang niya. Tinanggal niya yung kaya yan, tinanggal niya yung pinabol niya hanggang dito para matanggal niya yung mga dry na buhok. Pero, all in all, maganda pa rin siya. Kaya, thank you sa nag-reband sa akin. Sana next time, may discount naman ako.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification button below para updated kayo sa iba pang videos at Theresa Vlogs. Comment down below pala ng magaganda. Mag-suggest lang kayo kung anong experience ninyo, ganyan. Tsaka, see you on another Theresa Vlogs. Bye! Na-impact nga daw kada kayo amin. Yung... Ano ba yan? May langaw pa. Ulit. Tinanggal.